Hello, good evening, good morning, good day. Kung may naririnig po, paki-comment po sa chat room, loud and clear. Ayan, may mga nagko-comment na, no? Thank you sa ating mga participants. Thank you so much, Jasmine. Dori, Christina, Maria, Romar, Richard, ayan. So, nagkaroon lang po tayo ng technical problem because of internet problem. Alam naman po natin yan kaya dahil recently, di ba, umulan. So, ang epekto niyan ay hihina talaga ang signal. So, anyways, so thank you so much for tuning in here. Naka-live din po tayo sa ating page. Ayan, naka-live din po tayo sa ating Facebook page, Groups Mutual Fund Investment Philippines. So, kung naka-like and share kayo doon, you can watch party, no? Para at least marami tayong ma-bless, no? So, just a simple reminder po, please mute our audio during our webinar. If you have reaction, relates, ating topic, question, you can communicate that sa chat room. Diyan naman po sa ating live sa FB, you can comment your question, reaction in the comment section. And then, for better and faster internet connection, i-turn off na lang po natin ang ating video, no? So, para at least maging maganda po ang ating connection. And then, please follow this name format, full name underscore, who invited you underscore your location. Kung wala po sa inyo nag-invite, no, nakita nyo po ang link sa mga pages ng My Money Teacher, Mutual Fund Investment, Personal Finance, Financial Management, Investment Seminar. Si My Money Teacher po ang inyo, ang nag-invite sa inyo. And then, if you have question, no, pwede nyo po yan i-type sa chat room and then I'm gonna entertain that after the presentation. And just take note, screen recording and taking screenshot is strictly prohibited. Ayan. So, this topic, no, is the initiative of My Money Teacher Facebook page and YouTube channel kung saan matututunan natin ang tamang pag-iipon, pag-invest, pagpapalago ng ating perang pinaghihirapan. Ayan. So, let's begin now. No? Ayan, ako po si My Money Teacher. I am Gerald Ramojo Veneles. I am a public school teacher. No, I'm still teaching in public, but at the same time, I've been here in the community since 2014. So I am a financial educator. So let's begin now with a short prayer. Samahan niyo po ako, mga kapatid. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so that I may be a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa ating panibagong financial literacy night sa My Money Teacher, which is Mutual Fund Guide for Beginners. So, ang ating objectives for tonight, no, we have six objectives. Number one, the three major financial needs. Two, reason why we need to invest, yan. Number three, different kinds of mutual funds. Four, advantages of mutual funds. Dyan po natin i-discuss kung bakit ba maganda mag-invest sa mutual funds. Five, how mutual fund works, no? And six, syempre, we need application. So, how to start investing in mutual funds. So, ang tanong mga kapatid, ready na ba kayo? Kung ready na, pakitype po, I am ready.
Ayan! So, thank you so much sa mga response ninyo, no? So, since we are ready now, let's begin! Total peace of mind. So, sino ang gustong total peace of mind? Financial peace of mind. Sino? Siyempre, lahat tayo. Pero ang tanong, paano natin ma-achieve o makukuha, makakamit ang financial peace of mind? Pag marami na ba tayong investment, okay na yun? So, my dear fellow Filipinos, to get or to achieve the financial peace of mind, we need to build a solid financial foundation. Jay, ano yung solid financial foundation? Because a lot of people, they want investment. Ano yung investment? Investment sa bahay, investment sa condo, investment sa kotse, sa business, sa lupa, sa mutual funds, sa stock market. My dear fellow Filipinos, okay lang ang mga yun, no? Okay lang. Pero wag natin kalilimutan yung emergency fund. No, napakahalagang ma-build natin ang emergency fund natin at least 3 months of our monthly salary or total expenses, no? And then, kung may utang tayo, mag-target date na tayo ng para mabayaran yan lahat, no? And then, huwag natin kalilimutan, no, protection for our family, lalo na kung ikaw ay isang breadwinner ng family o inaasahan ng pamilya. And below that, healthcare. Maswerte ka kung meron kang benefit sa company mo. That is short term. But we need also to prepare a long-term healthcare na magagamit naman natin pagtanda natin. No? My dear fellow Filipinos, we build this from the ground to up. Kung nakapagsimula na kayo mag-invest, diba? O magsisimula kayo mag-invest, no? Better to correct our financial strategy. No? At namumroblema tayo, paano natin mapafund ang ating mga investment goals? So, kailangan natin to increase our cash flow. Start natin sa baba. It takes time, pero it's worth it kung susundin natin. No? Ito ang tanong, what if you die too soon? Alam mo ba kung kailan ka mawawala sa mundo? Lalo na kung ikaw ay isang breadwinner? Lalo na kung may pinapaaral ka na anak? Lalo na kung ikaw ang inaasahan ng pamilya? What will happen to your family if something happened to you? And what if ito ang challenge? Pagtanda natin, retirement natin, wala na tayong income dyan. So what will happen to you? What will happen to us? Siyempre, ang solution natin doon, kapag nawala tayo na hindi inaasahan, life insurance. My dear fellow Filipinos, hindi yan para sa inyong life insurance. Para yan sa taong maiiwanan ninyo. And if you want retirement fund, you need an investment. Do not combine the two. Diba? Life insurance is for your family. Investment is for you. Pwede nyo yan ilagay kung retirement fund sa investment ninyo. And the most important thing, long-term care. Kasi masakitin na tayo pagtanda. No? So, tatlong major financial needs na kailangan natin. Healthcare, to provide your healthcare when you retire or stop working. Life insurance, to protect your family if you die too soon. Diba? To generate continuing income, ang investment naman. Ibig sabihin niya, no, active income tayo ngayon. We need to create passive income. Paano gagawin yun? Yun ang itatakil natin ngayon through mutual funds. Diba? Part of our salary pwede nating ilagay sa mutual fund para magkaroon tayo ng passive income pagdating ng araw. Diba? So, ito ang tanong. Ano ang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig nyo ang salitang investment? Sige nga, ano kayang pumapasok sa inyo? Siguro napakarami, no? Napakarami. May mga ilan, profit. May mga ilan, income. Diba? Passive income. Diba? Meron naman mga ilan, ang sabi, negative scam. No? At para maiwasan ang scam, you need financial education. Diba? Alamin mo muna, aral muna bago invest.
di ba? Pero nowadays, karamihan pag investment ang iniisip, mutual fund, stock market agad. Tama? No, pero ito ang tanong, bakit kailangan ba nating mag-invest? Bakit mo kailangan mag-invest? Bakit ko kailangan mag-invest? Bakit nating kailangan mag-invest? Unang-una is to beat inflation. Jay, ano yung inflation na yan? Madalas natin yung naririnig ngayon, di ba? 2.5% ang inflation last June 2020. Ito yung pagtaas o pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin. So every time na tumataas ang inflation, yung purchasing value natin, yung value ng pera, yung purchasing value niya lumiliit. Sabihin na natin kada taon, 5% ang average ang inflation rate. Kung meron kang 100 pesos, pagdating ng December 31, 100 pesos nung January 1, pagdating ng December 31, yung 100 pesos mo, hindi na 100 ang totoong value purchasing power, kundi 95 pesos because of inflation. No? Next, number 2 is to achieve our financial goals. Jay, ano yung financial goals na yan? May mga pangarap ka, di ba? Anong pangarap mo? Mag-retire ng young? Retirement fund. Mag-business? Business fund. Gustong mag-travel? Travel fund. Magkaroon ng bahay? Di ba? So, marami tayong pangarap, no? Para ma-achieve natin yung pangarap na yan. Dapat yung bawat pangarap na yan, may tamang investment vehicle na pinaglalagyan, no? So, ayan po. Ang sabi, ang pag-iinvest daw ay parang bus. Ang pag-iinvest sa stock market. Sino ang stock market dyan? Yung driver. Yung passenger is mutual fund. Ano ang ginagawa nilang dalawa? Si driver ang nagmamaneho. Pwede ba magmaneho si passenger? Hindi. Halimbawa, ikaw first time ka, first timer ka, magmamaneho ka ba agad? Hindi. Anong gagawin mo? Pag-aaralan mo muna. You give time para makapag-invest, right? Pero kung sa mutual fund ka, sasakay ka sa bus, meron nagmamaneho, which is the fund manager, yung expert sa stock market. Pero parehas kayong makakapunta sa goal nyo makakarating. Diba? So, from the two, driver and passenger, anong gusto natin yan? Siyempre, ang gusto natin dyan ay passenger. Diba? Pero marami sa atin gusto agad mag-invest sa stock market. Pero ito ang i-consider ninyo, my dear fellow Filipinos. May oras ka bang pag-aralan? Kung busy ka, dun ka muna sa mutual fund. Diba? Kasi emosyon ang kailangan sa stock market. Sa mutual fund, merong eksperto na gagawa para sa atin. No? So, para makapagpunta ka rito, no, makabili ka ng mga blue chips companies, yung mga shares nila, andyan ang Meralco, BDO, Jollibee, Pure Gold, BPI. You are a part owner, you are a shareholders. Two things pa pwede nyo mong gawin dyan. Pwede ka mag-direct stock investing. Pero hindi ko ina-advise, di ba, kapag beginner ka, mag-direct ka agad. Bakit? Unang-una, may oras ka ba? Kung may oras ka, go. Pangalawa, pag-aaralan mo muna yan bago ka pumasok. At pangatlo, dapat may fun ka at ready ang emotion mo. Kung hindi ang sagot doon, eh dito ka muna sa indirect stock investing. No? Doon din yan ini-invest sa stock market. Yun nga lang, ang kaibahan, merong ekspertong magmamanage ng pera natin. Sila yung mag-i-invest ng pera natin sa Philippine Stock Exchange. Bibili ng mga shares. Di ba? So, yan ang topic natin ngayon. Mutual funds. Introduction pa lang tayo. No? So, ang tanong, Jay, ano yung mutual fund? Ang mutual fund ay ito yung pinagsama-samang fund o pondo ng mga investors. No?
Saan naman yung nilalagay, J? Inilalagay yan sa Philippine Stock Exchange. Binibili yan ng mga different kinds of market fund. Like equity, bond fund, di ba? So, si mutual fund nowadays, isa na ito sa pinaka bagong paraan ng pag-ipon. Bakit? Kasi mas mataas ang ating interest rate. Di ba? Yan ang gusto natin eh. Malaki yung interest rate natin. No? So, paano ba ang workflow ng mutual fund? So, investor, ikaw. Ikaw itong investor. Di ba? Pinupulse ang money natin. Ano yung pulse, J? Pinagsama-sama. Halimbawa, si Ma'am Agnes, merong 100,000. Si Christina, merong 200,000. Si Ma'am Dory, merong 150,000. Diba? Pagsasama-samahin ang pera natin. Saan? Nino? Ni fund house. Sino si fund house? Mutual fund. Si mutual fund companies ay meron niyang ina-appoint na fund manager. Anong role ni fund manager? Siya yung mag-aaral ng market. Siya yung mag-i-invest. Saan? Sa stocks, bonds, and gold. May gagawa para sa atin. At kapag nag-generate ng returns, ibabalik niya sa mga investor. No? So, ito ang tanong ngayon. Anong klasikang investor? Ano ang nakikita mo dyan? Ano yung taste mo sa kape? Kaping barako? Kaping matapang? Na kaya kang ipaglaban? Max? Di ba? May kanya-kanya tayong taste. Minsan takot tayo. Baka mawala ang pera natin. Di ba? Risk appetite. Risk tolerance. Dapat alam natin yun sa sarili natin. No? So, kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang types of mutual funds. Number one is money market. Ito ay very conservative. Kung ikaw ang klase ng taong investor na very conservative, pwede mong ilagay ang pera mo sa money market. No? Kasi nagre-range siya per annum ng 0.5 to 1%. Average lang po yan. Kasi last year, may isang mutual fund companies na ang money market niya ay umabot ng 3%. Short-term instrument yan. So, ibig sabihin, pwede mo dyan ilagay kung ang goal mo ay emergency fund, pwede mong ilagay sa money market o kaya sa second bond fund. Bakit? Ikaw naman ang klase ng investor, conservative. Ini-invest, inilalagay ang pera natin sa mga government securities, no? Ang average rate of return, 4% to 6%. You know what, my dear fellow Filipinos, in this half of the year, ang number one bond fund natin ay Suldivo Bond Fund. Despite na down ang market, ang return niya ay 6.02%. Can you imagine that? Ibig sabihin kung meron kang 100 pesos, no? 6% is 6 pesos. 'Di ba? Ibig sabihin, kung naglagay ka noong January 1 ng 100 pesos, 106 na ang pera mo. Oh, mas malaki pa ang tubo kaysa sa bangko. Tama? So, the third one is balance fund. Ano naman tong balance fund? This is the combination of equity and government bonds. Diba? Government securities. This is a moderate type of investor. So, ang average rate of return ranging 12% to 15%. Jay, lagi bang 12% and 15%? Depende po yan sa market. Average lang po yan. No? And the third one and the fourth one, equity fund. This type of mutual fund is very aggressive. Why? Kasi a lot of our funds invested in equity sa mga blue chips companies. Just take note, my dear fellow Filipinos, no? Yung rule of investing, kapag high risk, high return. Low risk, low return. Diba? So, tandaan nyo yan. Safe ang pera natin sa banko, maliit ang interest. Pero kung high return, high risk,
malaki rin ang balik sa'yo. Eh, nakakatakot, Jay. You need to manage your risk. You need to manage our risk. Paano natin yun imamanage? Kailangan natin ng financial education. Yun po, para mamanage mo ang risk mo. No? Yan. So, ito ang tanong. Jay, bakit maganda mag-invest sa mutual funds? Oh, di ba? So, isa-isahin natin yung mga benefits ni mutual funds. Number one, meron siyang professional fund management. O yung tinatawag natin kaninang fund managers. Bawat mutual fund companies may fund managers yan. Na ang kanilang trabaho, ang role, is to invest our money sa mga blue chips companies. Siya yung mag-i-invest. No? So, number two, high potential earnings. Why? Diba? Ngayon, down ang market natin. Sabi ng mga eksperto, siguro mga 2 to 3 years, magiging okay na ulit ang market natin. Kung sasakay ka ngayon, magsisimula ka ngayon, ngayon taon, maaring maramdaman mo yun after 3 years, after 5 years, yung ganung earnings na yun. No? Pero hindi lang doon natatapos doon. Kung nagsimula ka last March, yung pinaka-peak na down so far, yung nag-4,000 ng PSEI, kung nakapagsimula ka noon, kumita na ang pera mo ngayon. Kasi balik 6K na tayo sa PSEI. No? Ayan. So, number 3, tax exempt. Yes, hindi binubuwisan ang mutual fund. Ang pera natin sa savings account may buwis. Tama? May tax. Ang pera natin sa UITF, may tax. Pero ang mutual fund, wala. No? Base yan sa RA 8424 or yung tinatawag na Tax Reform Act of 1997. Number 4, ayan, tinatanong pa yan. Safe ba ang pera ko dyan? Unang kukonsider natin, dapat highly regulated siya ng Security and Exchange Commission. Ang mga mutual fund companies po ay registered sa SEC under the investment company. No? And ito pa yung isa, baka naman itakbo ng mga fund managers ang pera natin. Malabo pong mangyari yun. Bakit? Kasi regular yang na ino-audit ng mga external auditors. No? Ayan. Let's continue. Number 5. Affordability. Di ba marami nagtatanong, mahal ba yan? Mahal ba mag-initial sa invest sa mutual fund? Actually po, for as low as 1,000 pesos, you can start investing in mutual funds. Pero yung 1,000 pesos mo, dagdagan mo naman. Huwag mo lang i-stay. Kasi may mga investors, shareholders na nag-open lang ng mutual fund tapos hindi na nagdagdag. No, okay lang naman yun. Wala namang monthly ang mutual fund eh. Nagma-monthly lang tayo para gumagamit tayo ng strategy, mabit natin yung inflation at fluctuation ng market. No? Magkano bang pwede mong dagdagan? At least 500 pesos. Gawin mo yun per month, di ba? Kahit estudyante, kayang-kaya yun eh. Afford na afford, tama? Ayan, number 6, liquidity. Ayan, marami nagtatanong, kailan ko i-withdraw ang pera ko? No? Kadalasan, hindi pa yan nag-start. Ang tanong agad, kailan? So, ang tinatanong ko, ano ba ang goal mo? Kasi kung matagal mo pa kukunin yan, huwag mo na isipin muna yung pag-withdraw ng pera mo. But then, you can convert your investment into cash anytime. Pero just take note po, kapag meron pong tinatawag na within holding period, ito po ay nagre-range ng 6 months to 2 years. Pag within holding period, meron po tayong tinatawag na exit fee. So, depende po sa mga mutual fund companies, yung percentage. Meron pong 1.5%, 2%, 3%, depende po. No? Pero, kapag beyond
withholding period, wala na pong exit fee. Yun po yung charge, ha? Charge yung inaano na. Meron din po tayong tinatawag na entry fee. Ano naman tong entry fee, J? So, sinasabi ko yung charges, ha? Ito naman, every time na maglalagay kayo, babawasan niya ng sales load. No? Or broker's fee, sales load. No? So, mamaya, I'm gonna share sa experience ko magkano ba ang sales load. At naka-experience pa ako na walang sales load. So, I'm gonna share that sa dulong part. No? 7, transparency. So, lahat po ng mga mutual fund companies ay mayroon pong fund fact sheets. Pwede nyo pong i-search ang website nila at hanapin nyo po doon. In my part po, in our community sa IMG, ang partner po namin ay Ramper Financial. Ramper Financial is also a brokerage company like IMG. So, sa website po nila, matatagpuan nyo po yung fund fact sheets. Doon po nakasulat kung saan ini-invest ang pera natin. Kung ano yung mga blue chips companies na binibili. So, I have an example on the next slide. So, number 8, diversification. The fund is invested in a different investment instrument. That is advantage, no? You have 1,000 pesos, pero yung 1,000 pesos mo na nilagay doon, hindi lang yun mapupunta sa isang company. Naka-diversify po yun. In how many? 10. Ito po yung example niya. Soldivo Strategic Growth Fund. Soldivo is a mutual fund company. Ito po ang fund fact sheets, no? So, sa sectors, ini-invest ang pera natin sa property, financials, holding firms, consumer, constructions, and others. So, saan ini-invest ang pera natin? Doon sa top 10 holdings. Sa palalakihin natin. Ayan. Kung ikaw ay investor or shareholders ng Soldivo Strategic Growth Fund, ini-invest ang pera natin sa SM Prime Holdings Incorporation, Ayala Land Incorporation, BBO Unibank Incorporation, SM Investment Corporation, Bank of the Philippines Islands, Jollibee Foods Corporation. Nakikita niyo sa Facebook, ang dami nagsisilabasang Jollibee. Binili ng shares kasi mababa. If you are a beginner, two things na pwede mong gawin. Pwede ka mag-direct or indirect. Pero gaya nga ng advice ko sa inyo, wala kang time, mag-indirect ka muna, mutual fund. Kasi magiging shareholders ka rin ni Jollibee. No? No? Sa Soldivo, binibili natin ang shares ni Jollibee. No? Ayala Corporation, International Container Terminal, Philippine 7 Corporation, and EEI Corporation. Kung titignan natin, no, yung mga company na ito, malalaking kumpanya. Tama? At sa industry po, no, ngayon, may down ang market, halos lahat. Pero kung titignan po natin, merong institution, may industry na nagbo-boom. Na-realize nyo yun? Kapag may industry na down, may industry na lumalago. So, ganun po ang nangyayari sa atin. No? Ayan. So, we're done in the first 4 objectives natin. And now, we are now entering how mutual funds work and how to start investing in mutual funds. So, sample illustration po. Pilit po tayo dyan sa mga scenario na yan. 1, 2, and 3. Alin kaya dyan ang mas kumita? Scenario 1, scenario 2, or scenario 3? So, isa-isahin po natin. Gagamit po tayo ng strategy ng money cost averaging. Je, ano tong money cost averaging? Ito, regardless, di ba, of your amount, naglalagay ka every month. Diba? Regardless kung down ang market or boom ang market, naglalagay ka every month. Sa scenario A, this is the ideal market. Pataas. Diba? Let's say, nag-start ka ng 10 pesos per share. Eh, meron kang 100 pesos. Ilang shares kaya ang nabili mo? Ilan? So, 10 shares. Tama.
So yung 100 pesos mo, divide mo sa 10, yun yung number of shares na mabibili mo. No? On the second month, meron ka ulit 100 pesos. That time, ang price ay 12 pesos per share. So ilang shares ang nabili mo na? 8.33. On the third month, ang price per share is 14 pesos. Kung meron ka ulit 100 pesos, ilang shares ang nabili mo? 7.14 shares. So kung titingnan natin habang tumataas ang price ng shares, kumukonti ang nabibili nating shares. Ang tanong, kumita ba tayo? Kumita ba tayo? Para malaman natin kung kumita tayo, no? Add nyo po lahat yung color green, yung shares na nabili ninyo. So ang total niyan is 42.28. Imumultiply mo yan sa price ng shares kung kailan mo i-redeem o kukuhanin ang pera mo. Diba? So 845. And then, ima-minus mo yan. Ano yan? Saan napunta ang 600? Yung 600 na yan, yan po yung pera mo na nilagay. Na nilagay mo. Kaya po naging ganyan. Nakukuha po? So, ibig sabihin, for the sake of illustration, kumita ka ng 245.16. Disclaimer, this is only for illustration. No? So, scenario 2. Ano naman to? Ito yung down ng market pero nakabangon. No? Ang tanong, kumita ba tayo? Para malaman natin kung kumita tayo, add nyo ulit ang lahat ng shares. Unag 5 pesos per share pa nga eh. 85.25. Multiply mo siya sa price ng share kung kailan mo kukunin. Let's say 10 pesos. No? So, i-minus mo siya kung magkano yung nilagay mo. Ang total niya is 252.50. Sinong mas kumita? Scenario 1 or 2? So far, scenario 2. Pero tingnan natin ang scenario 3. Ito naman, down ng market, pero hindi na nakabangon. Kaya naman, anong ginawa mo? Winidraw mo. No? Ang that time, ang price per share, 5 pesos. Minultiply mo yun sa number of shares na binili mo. Ang total niya is 1,175. Minus 600, 575 ang kinita mo. J, bakit ang laki ng kita ng scenario 3? Pansinin niyo po, yung nag-piso per share, ilang share ang nabili niya? 100 shares. So kaya kapag down ng market, if you have an extra money, buy more shares. Nakukuha po? So, kaya nga para makabuy tayo ng marami, yung una ko pong diniscuss sa inyo na building a solid financial foundation, dapat meron tayo noon para magkaroon tayo ng peace of mind. Para kung down ng market, di ba, hindi ka matatakot na bibili ng shares. At take note po, yung emergency fund nyo, huwag nyo po yung ibibili ng shares. Ang purpose nun, emergency fund. No? Extrang money lang ang ipapambili ninyo. Maliwanag po? So, maliwanag daw. Now, so sa sample illustration natin, lahat po yan kumita. Pero sino ang mas kumita? Yung scenario 3. Kaya nga, keep holding on in your goal. Pag nag-i-invest po tayo, dapat alam natin kung bakit tayo mag-i-invest. Para saan yun? Mag-o-open ka ng mutual fund. Para saan yun? Retirement fund mo ba? Educational fund ng anak mo? Travel fund? Business fund? Brand new house? Mas mahalaga pong ma-identify mo yan. Para kapag down ng market, yun yung panghuhugutan mo. Diba? Hindi mo siya i-withdraw. Sasabihin mo, bagsak ang market ngayon. Kailangan ko kumita pa ng marami para may pambili ako ng shares. Para mabilis kong ma-achieve ang aking mga goals. Ganun. So, makukuha mo po yun kung meron kang right environment din. No? Right community like IMG. No? So,
This is the historical performance of one of the mutual fund companies sa Pilipinas. Which is, ano yun? The PhilEquity. So si PhilEquity po ay isa sa mga top mutual fund companies sa Pilipinas na nag-start po noong 1995, PhilEquity Fund. No? That time, ang price per share is piso. Piso lang. Pero nung last July 12, 2019 po ang tinutukoy ko dito, hindi po 2020, ang price per share niya ay 39.9. So ilang years yan, hindi yan natulog tapos bukas 39 pesos na agad. Ilang years yan? 24 and a half years. So matagal. Ang tanong, handa ka bang mag-hold on? Mag-antay ng matagal? Kasi mas nakikita mo ang growth ng pera mo kapag matagal, oh. 3,498% ang actual return niya. Kung i-divide natin yung number of years sa actual return, 142%. So sabihin natin meron kang 5,000 nung nagsisimula, 1995. No? Tapos, winidraw mo siya last year, July 12. Ang pera mo na 179,882. Na wala kang dagdag-dagdag. Paano pa kaya kung dinadagdagan mo yan? Ibig sabihin, mas malaki. Pero just take note, no? Tingnan nyo po yung sa screen, yung color blue na lines, hindi po yung arrow, ha? Diba yung fluctuation niya, minsan mataas, minsan mababa. Lalo na noong 2008 at 2009. Diyan po ang pinupoint ko dyan na kaya mahalaga na identify nyo po yung goal ninyo kung bakit kayo mag-i-invest. Kung hindi nyo pa po alam kung bakit, magpa-coach po kayo sa mga financial educator. No? Katulad sa amin, sa IMG, may mga seminars kami for that. Libre po yun. No? So, para at least ma-identify ninyo kung ano ba yung goal mo sa buhay mo. Retirement fund mo, edi lagay mo sa mutual fund. Huwag kang kumuha ng combine, ng BUL. No? Yung life insurance na may investment. Kasi ang goal mo ay retirement fund. Pero kung ang goal mo ay life insurance, ayan, BUL, okay yan. O kaya naman is term insurance. O, di ba? So, ganyan po yung ano natin. Sa, kaya nga mas mahalaga po na ma-identify mo po natin yung goals natin. Ha? Yan, magpa-coach po kayo, magpa-coach. So, kung nalulungkot ka, J, nung 1995 piso per share pa siya, huwag po kayong malungkot kasi may mutual fund company na ang price per share ay less than piso pa. Ito po ay IMG Soldipo Fund. Si Soldipo Fund po, kaya po yung IMG Soldipo Fund, ang binibili po kasi dyan ng mga members ng IMG ay yung shares ni IMG sa Soldipo Fund. So isang way po yan para yung mga taong nasa ibang bansa o kaya naman malayo sa province makapagsimula ng mag-invest sa mutual fund. So ganun ang ginawa niya. No? So anyways, nakikita po yan sa real time sa dashboard. No? Noong May 6, 2020, ang price per share ay 0.57. Na-imagine ninyo kung meron kayong 1,000 that time. More or less, no, multiply by 2, double siya, no? So, last June 24, 2020, from 0.57, kung nagsimula ka niyan nung May 6, tumubo na ang pera mo nung June 24. O, di ba? Actually, ito po, pwede nyo pong mag-add kayo kung gusto nyo i-add ang investment ninyo. Pwede, i-click nyo lang po yung color green, add subscription. Pwede yan online banking, BDO bills payment, GCash, PayMaya, remittance, online banking, Palawan. O, diba? So mag-antay lang kayo ng mga 5 to 7 working days bago mag-appear po dyan. No? So ayan po. Then, ito ang tanong. Kailangan mo bang antayin? Ang sabi, time is one of the greatest allies of compounding interest.
So, aantayin mo pa ba na tumaas ang market? Yan. So, pansinin nyo po ito, no? Ginamit po natin si Jong at si Coco. They are both earning 10,000. Pero itong si Coco, naka-attend siya ng financial education seminar sa IMG. So, in-apply ni Coco yung natutunan niyang saving formula. Kasi hindi siya nakakapag-ipon eh. So, ang ginagawa niya, kung ano ang natira, yun ang iipunin. Eh, madalas, walang natitira. So, ano ang ginawa ni Coco? Sabi niya, apply ko ngayon natutunan ko sa IMG, saving formula. Ang ginawa niya, inuna niya muna yung savings 20%. 20% of 10,000 is 2,000. Tinanggal niya agad yun. May isa pang tinuturo si IMG, no? Yung prosperity formula. Tithings 10%, 20% saving, tapos 70% expenses. Pero si Coco, saving formula ang in-apply niya. Pero yung 2,000 niya, hindi lang niya lang itinabi. Anong ginawa niya? Inilagay niya sa tamang investment vehicle na nalaman niya rin, na natutunan niya rin sa IMG. No? Nag-invest siya. Let's say, sabihin na natin, mutual fund. Tinuruan kasi siya ng financial educator niya sa mga trainings ng IMG. So, inilagay niya ang pera niya sa 12% rate of return. So, ibig sabihin, ginagawa ni Coco yung 2,000 monthly savings. Pero pansinin niyo po, no? Pagdating ng 40 years old ni Coco, ang pera niya is 1 million na. Compounding yan eh. Compounding interest yan eh. Pagdating ng 50 niya, 3.6 million na. What is 2,000? What is 2,000? Kaya nyo ba yan ipunin? 2,000? Di ba kada araw 69 lang yan? 68 or 70? Mga ganun. O sabihin na natin, 1,000 ang kaya nating ipunin kada buwan. Eh, ilan yun kada araw? 33? 34? Ilang 33 pesos ang dumadaan sa palad natin? Dami na, di ba? So, ibig sabihin, kaya mong mag-ipon. Yun nga lang, syempre, magsisimula ka sa maliit. Habang tumatagal, lalaki po yan. No? So, yun po, mahalaga pong maumpisahan ninyo yung pag-iipon. Maumpisahan po natin yung pag-ipon. No, kahit maliit yan, pag tumatagal yan, lalaki yan. No? Pansinin nyo po ito, no? Kung gaano kahalaga ang inuumpisahan ng maaga. Si Mr. Save Early, nag-invest siya nung 25 siya. Meron siyang kaibigan, si Save Later. Pero ito si Save Early, pagdating niyang 60 years old, 5.4 na. Ang pera niyang in-invest within 6 years lang, no? Pero ito si Save Later, na-realize niya yung kahalagahan ng pag-iipon nung 31 years old na siya. Sabi niya, aba, gagayahin ko nga yung kaibigan kong si Save Early. 6 taon din ako mag-iipon ng 20,000 kada taon. 20,000 kada taon, more or less, 1,005, mga ganun. Tama ba? 1,800, mga ganun. Basta ganun lang. No? So, correct me if I am wrong. So, tingnan natin. Pagdating ng 60, 2.7 ang accumulated amount ni Save Later. Ibig sabihin, kalahati ni Save Early. So nakikita niyo yung kahalagahan ng mas maaga. Parehas yung ininvest na pera. Pero pagdating ng araw, mas malaki ang kita nung nag-umpisa ng maaga. Meron pa sila isang kaibigan na nainggit kay Save Early. Ito yung inggit na to na maganda. No? Magandang epekto. Ang ginawa niya, hinabol niya, no? Naglagay-lagay siya ng 20,000 kada taon. Ang tanong, naabutan niya ba yung unang nag-umpisa? Tingnan po natin. Pagdating na 60, si Catch ay 5.3 million. So, hindi niya pa rin naabutan. No? Kaya, every year you delay your savings costs your millions over the long term. No? So, life cycle natin ganito eh. Pag 20s tayo, kaway-kaway. Sasabihin natin, I want to enjoy life. Okay lang yun kung may nauna kang ipon. No?
So, pagdating ng 30s, yayayain ka sa mga ganitong seminar, sasabihin mo, kasal na ako, marami akong bayarin sa utang. Siguro pag nabayaran ko na, tsaka ako mag-i-start. Yan. Tapos nagkita ulit kayo ng financial educator ni IMG, no? Kaibigan mo na IMG member. Sabi niya, attend ka na ng seminar para matutunan mong mag-ipon at mag-invest. Anong i-reason out natin? Naku, besi. Ang dami kong bayarin. Nag-aaral ang mga anak ko. Tsaka na lang, pag natapos na sila, makakapag-ipon na ako. No? Pagdating ng 50s, ayan, retirement is getting closer. Ibig sabihin, natapos na yung anak mo dyan. No? Alam mong mahalagang mag-save. Pero, ang income mo is not enough. Sabi mo sa kanya, Besi, pag nag-retire ako, yung lump sum na makukuha ko sa GSIS or SSS, doon ako mag-i-start. No? Eh, pagdating ng 60s mo, retired ka na. So, wala nang income. Yes, meron kang lump sum. Pero na-realize mo, wala ka ng income. Paano ka nang mabubuhay? Ang pension mo ay may pinanggagalingan na pambayad saan? Sa gamot. No? So, my dear fellow Filipinas, my point here is, whatever your stage right now, you need to start. Kailangan nating magsimula para may mga changes tayong makikita. No? Hindi namang agad-agad malakihan. Umpisahan mo sa maliit, di ba? Kaya mo 100 pesos. Go, 100 pesos, di ba? Tapos, i-challenge mo ang sarili mo. Per cut-off, mag-i-increase ng 100. Second cut-off, 200 na. Third cut-off, 400 na. Hanggang ma-reach mo yung 20%. Kung mag-more than 20% pa yan sa income mo, better. Kasi for you naman din yan eh. No? Kasi kung ang retirement na gusto mong makuha ay 5 million at 25 years old ka, meron ka palang saving period na 35. 1,500 lang yung iipunin mo. Pero kung dinidelay mo yan at na-click ka, 55 years old ka na, 5 million pa rin ang pinapangarap mo sa retirement mo, eh 68,000 na pala ang kailangan mong ipunin. No? So, that time, sasabihin mo, sana nag-umpisa pa ako noon pa. No, huwag mo nang antayin yung panahon na yun. Kailangan mong magsimula. No? So, time, not timing, is your greatest ally in investing. No? So, ayan. Ito na. Speaking of pagsisimula, paano ka nga ba magsisimulang mag-invest sa mutual funds? So, para makapasok ka, makabili ka ng mga shares nito, no? Shares ni Jollibee, shares ni Pure Gold, BDO. So, syempre, mutual fund tayo ang topic natin, no? First, you need a brokerage company. Si IMG at Rumper are brokerage company. Si Rumper, ang minamanage niya, investment, yan. PhilEquity, Atram, PhilAm, SunLife, Soldibo, FAMI. Mga biggest companies yan sa land ng mutual funds. Ito ang unang mong pwede mong gawin. Maari kang dumirekta sa mga mutual fund companies. No? Hahanap ka ng agent, hahanap ka ng certified investment solicitor. But just take note, ito yung tinatawag kong entry fee. Yung kanina, no, na-explain kong charges. Every time na maglalagay ka, may entry fee yan na yung babawasan. No? Ako po, base sa experience ko, 3.5 eh. Pero may mga mutual fund companies na 3%, 2.5%, depende po sa mutual fund companies. Pero sa experience ko po, 3.5%. Ibig sabihin po, 1,000 pesos, 3.5 of that is 35 pesos, no? So, yung 965 pesos, yun ang ipag-i-invest mo. Yun ang bibilin mo ng shares. Ayan. No? So, hindi lang yung isang beses, every time yan na magdadagdag ka. Tapos, pakihanda mga ito, no? Isang valid ID, pero dalawahin nyo na po. May mga mutual fund companies na dalawang hinihingi na may signature po, no?
50 number at 1,000 o higit pa. No? Yan yung una natin. Pangalawang option, maging miyembro ng International Marketing Group. Bakit naman? Ako po, I've been a member of IMG since 2014. Ayan, no? At that time, hindi pa po zero sales load. Pero ngayon po, last 2016, 16 yata yun, oo, nilaunch ang zero entry fee. Walang sales load. So, ibig sabihin nyo, 1,000 pesos mo, pambili na ng shares. Hindi na yun babawasan kung IMG member ka. At ito pa ang good news, may free investment seminars. Yung Ramper Financial, nagkoconduct yan every month. Nagmamarket update din sila. No? Ayan. So, paano ka ba matutulungan ni IMG? Para ma-enjoy mo yung mga benefits. Kasi yung Mutual Fund Zero Sales Load, isa lang yan sa mga benefits ni IMG. Marami pang iba. No? So, once na IMG member ka, magkakaroon ka ng dashboard kung saan makikita mo rito yung mga benefits mo. Una na nga doon, yung iyong mutual fund sa Usoldibo. So, pwede mo yang i-view. Ayan, ganyan po ang makikita ninyo, view. No? Nakasulat dyan yung current NAVs, di ba? Price per share, yung transaction ninyo, kung kailan yan binu, kung magkano yung amount na nilagay nyo, at kung ilang shares ang nabili nyo. So, kung titingnan nyo po dito sa baba, no, may nakalagay dyan for booking. Pag trinansak nyo po yan at tapos na payment approved yan, may nakalagay dyan for booking. Ibig sabihin, pinaprocess po yung inyong investment. Pero wag po kayong malungkot kasi let's say, you know, katulad nito, naglagay siya March 11 pero ang booking date niya is March 13. Pero nagantay po yan ng mga 5 to 10 days bago lumabas po dyan. No? Working days po yun. No? Depende po yan sa payment option na gagawin ninyo. No? So, ganun pa rin yan. Kung kailan na book, yun ang lalabas na price per share. At kung gusto nyo pong dagdagan, i-click nyo lang yung add subscription, dadalhin po kayo sa payment options. May video naman po yan, kada team, no? As the person who invited you, para mag-guide kayo. Kahit na sa ibang bansa ka, pwede ka mag-invest sa mutual fund through IMG membership. Yan. So, our financial partners, we have PhilAm Asset Management, Soldibo, PhilEquity, FAMI, Atram, Sun Life, through Ramper Financials. So, dati si Atram, 5,000 yan. Pero ngayon, 1,000 na lang. Same with PhilAm, no? Dating 5,000, 1,000 na lang din siya. Tapos yung minimum additional investment niya, 500 pesos lang. So, meron din tayo, no? Sa PhilEquity, 1,000. Tapos 500 pesos na lang additional investment. Sun Life, ganun din, no? So, si IMG at Ramper Financial Relationship po sila, no? Lagi ko pong ina-advise sa mga kapatid nating OFW na team, no? Mag-IMG Soldibo fan ka muna, lalo nga ngayon, pandemic, no? Pagbalik mo rito sa Pilipinas, tsaka ka magbukas ng iba pang mutual fund na direct na na-avail natin ang zero sales load. No? Kasi benefit mo natin yan. Pero ito yung madalas na tanong. Maganda ba mag-invest ngayon? Pandemic, crisis, nakakatakot, baka bumagsak pa. So, para malaman po natin yan, panoorin po natin ang isa sa mga mentor ni IMG, ang President and CEO ng Ramper Financial na si Boss Rex Mendoza. Panoorin po natin ito. Is it better for me to invest now or wait after
the ECQ is lifted? Yung slides ko nung 2008 at yung slides ko nung 1998, I made this talk in PIFAAP during the 2008 crisis. And I also did a talk for LUAP in the Asian financial crisis. I was president of PANMI then. And I showed this slide. You will never control the weather. You always control your ship. Okay? Volatility will be your friend if you know what you're doing. It's easy to say, pag nalift yung ECQ, saka ako maglalagay. That's not a very good way of thinking about it. Kasi kahit nilift yung ECQ, pwede pa rin bumaba yung market. Pwede pa din. And hindi naman ibig sabihin na hihintayin mo i-lift yung ECQ, okay pa rin yung presyo mo. So ako, guys, let's be very, very cognizant about this. There are two buckets here. One bucket is what you call strategic investing. In strategic investing, the most important thing is your goals. Strategic investing is discipline. Taking into account your goals to be able to make sure you will realize them no matter what happens to the economy over the long term. That is strategic investing. The other part is something called tactical investing. Tactical investing is what you do to take advantage of a market situation. So, alam niyo, ang problema ng Pilipino, long-term siya, pero ginagamit niya yung tactical investing mindset niya at a time like this. Kasi, he's always willing to look at opportunities. Nagiging opportunistic siya rather than becoming strategic. So, ako, dun sa mga IFAs natin at mga clients nyo na hindi natin mapipigil mag-isip ng ganyan, hahatiin ko yan sa gitna. Dapat may portfolio tayo na pang strategic investing. Itong portfolio na to, dito gagana yung dollar cost averaging, peso cost averaging, and I don't care how you use it, how you do it. Some of it would be based on time. Every month, ito ilalagay ko. No matter what happens in the market, ito ilalagay ko. That's a good thing. That's a good way. Why? You take the emotion away. Yung iba naman, medyo nakakaintindi, medyo may acumen, dollar cost averaging pa rin, peso cost averaging pa din, pero hindi function of time. Function of market naman. Alam natin, ang resistance, 6,100. Ang support, 5,632. So, dito sa band na to, maglalagay ako ng ganitong budget, 15 or 20% of my money. Pag bumaba dito sa next band, which is below 5,632 and 5,400, maglalagay ulit ako ng pera dito. Pero pag naglaro na yung market na ganyan, hindi na ako maglalagay kasi nagawa niya na eh, di ba? So pag bumaba pa, maglalagay ako ulit. So when somebody asked me actually, eh, boss, so kailan ka hihinto maglagay? Alam niyo ba, I have a budget, bumaba yan ng 3,000, maglalagay pa rin ako. Meron akong bands of support and resistance where those bands have a specific amount of money that I will deploy to the market. And if this market goes to 3,000, I can still deploy something. Ngayon, kung bumalik na yung market, hindi ko na madideploy yung pang 3,000 ko. Kasi ginagawa ng marami, hindi niya na-deploy. Umakyat, yahabol niya ngayon. Paray dun yan sa band na yan. Pag umakyat, huwag ka maghabol. Di ba dapat naglagay ka na ng pera dun sa taas na yun? The problem with us is this. We don't put money on a functional, consistent, disciplined basis. So, nagiging divergent tayo from strategic to tactical all the time, especially at a time like this. So, I will invest, and I will invest strategically unless I have money to play with, which I do. And I think many of you know I have what I call a trading portfolio. And a trading portfolio is where I come in and out, in and out. Pero alam niyo, honestly, nung kinumpute ko yung in and out ko, talo pa yung strategic. Ito pa yung malaking problema dito eh. Over time, you know, from the 90s up to today, eh panalo pa rin yung mga, di ba? Yung mga talagang hindi na lang tumingin. I would speculate, hindi ko na lang siya kita ngayon, but I guess, you know, I've always mentioned this, that the top performing portfolio for Philam Asset Management was Mr. Jose Elquicias, you know,
portfolio, ambassador quizzes portfolio. And if people ask me why, eh kasi yung mama, 50,000 naman. 50,000 naman. Through hell or high water, wala siyang ginawa. 50,000 naman. Wala siyang tiningnan. You know, he's a technocrat. He knows stock markets. He knows finance. But he didn't care for this. It's just 50,000 naman. I can just imagine how that is performing today, even when the market is down. Why? Ang laki ng binagsak ng Pilam Strategic. Pero saan ba nag-umpisa si Mr. Quisa? Meron siyang below 100. Diba? Ayan. Ang ganda yung sinabi ni Boss Rex, no? If you cannot control the weather, anong gagawin mo? Diba? Anong gagawin mo? Hindi mo nga makontrol yung situation eh. So, change your attitude. Kaya kapag nagdadirect ka kasi, emotion ang kalaban mo dyan. Kaya kailangan na ma-manage mo yung emotion mo. Do not time the market. Diba? Go back to your goals. So, gumagamit siya ng money cost averaging. No? And Boss Rex Mendoza is also the speaker of our recent convention, which is, ayan, Conquire, last June 21. Ang attendees po all over the world, 100,000, no, Filipinos. No, hindi lang si Brother Bo, ay si Boss Rex, andun din si Brother Bo Sanchez. Brother Bo Sanchez is also part of our community, IMG. No? Ayan. So, ang option to natin, maging member ng IMG. Bakit? Kasi may zero sales load bukod doon sa unlimited financial education. At kapag nagpa-member po kayo, may kasama na po yung 1,000 initial na member na tawag dito, IMG Soldibo Fund as initial investment. Magkano ba ang membership fee? Kapag nasa Pilipinas po kayo, 5,500 pesos. E paano kapag nasa ibang bansa ako? Depende po sa country. No, mas mataas lang siya ng konti, pero advantage po 'yun sa inyo, no? The person who invited you will explain on that to you kapag nasa ibang bansa kayo. And some of the benefits kapag nagpa-member ka po, meron tayong continuous financial education. Sabi ng ilan, eh man, pwede ko naman 'yang attendan sa iba pang mga seminars eh. Pwede, 'di ba? Pero sa IMG kasi continuous, may series siya. Pwede mong ulit-ulitin. Libre pa. Diba? So, yun po. May mga recorded din po yan na videos. And then, number two, financial check-up. No? Goal setting. Kamusta ng ang bulsa mo? No? Kung butas yan, paano yan gagamutin? So, as nyo yung financial educator nyo, yung taong nag-invite sa inyo, para mag-guide kayo on that. And, membership ka pa lang, no? Pero meron ka lang personal accident insurance. 100,000 po. At pwede yan umabot ng 300,000 kapag ginagawa nyo po yung mission ni IMG. Ano ba ang mission ni IMG? Yung magturo ng tamang pag-ipon at pag-invest sa tamang way. And then, we also have free unlimited consultation kay Kaiser Medical Center. No? Dito po sa Metro Manila, we have Robinson Manila, Makati, Ortigas, SM North, si Kaiser, no? Yan. And you will enjoy other benefits na makikita nyo po sa dashboard, no? And ito is opportunity, benefits din po yan na pagiging member, kung lalo na kung naghahanap ka ng extra income, do the IMG business, no? And tutulungan tayo ng digital marketing tools para magawa mo yan. So, to know more about IMG Benefits, search nyo lang po yan sa Google Chrome. www.bit.ly/mymoneyteacher-about-IMG. Ayan. This is IMG. No? The one-stop shop of all financial products and services. No? So, ikaw as a member, ikaw may hawak nyan. We bypass na middleman. Ano ba yung middleman? Agent. Kasi every time na nababypass po natin sila, mas nakakatipid po tayo. So instead sila mag-commission, tayo na po. No? Ayan. So become your own money manager. Diba, in-explain ko po ito kanina sa inyo sa unang part. Mahalaga pong ma-build ito na hindi lang puro investment tayo.
No? Mas mahalaga kung naghahanap ka ng healthcare, andyan si Kaiser. Life insurance, nandiyan si Most 18. Diba? Pay of debt, IMG business. Diba? Emergency fund, pwede mong ilagay sa mutual fund o kaya kay Most 18. Kasi meron yung investment na part na hiwalay sa term insurance. No? Pero lahat po yan ay investment nyo po. No? Kung namo problema, para ma-fund ang inyong mga goals, diba? Marami tayong pangarap para ma-achieve mo yan, i-IMG member ka. Increase your cash flow. Just do the IMG business. Huwag po kayong matakot, no? Sa IMG po, wala pong pinipili. May tinapos, walang tinapos, manager ka man, nagtitinda ka man sa labas, welcome kayong lahat sa IMG. No, kung gusto mo gawin ng business, magpa-coach lang sa iyong financial educator at meron din po tayo mga trainings dyan para magabayan po kayo. Hindi nyo po kailangan maging magaling para gawin ng business. No? Ang kailangan mo lang ay maging coachable. No? Ayan. So para ma-build mo yung financial foundation, masarap pong ang business natin kasi nagtuturo po tayo ng tamang pag-iipon at pag-iinvest. No? At the same time, tinutulungan din tayo nila. 'Di ba? Ang sarap ng ganun, lalapit sa iyo, Je, thank you ha kasi tinuruan mo ko ng tamang way. Oh, 'di ba? Sino ba yung mga umaatin sa amin, nag-member ito? Former teacher, principal, PhD. Ang post niya na hindi ko makakalimutan, nagtapos siya ng PhD, 6 digits ang ginastos niya, pero ang increase ng sweldo niya ay 2,000 lang. 'Di ba? Kaya nung natagpuan niya si IMG, shinare niya. No? Sino pa? Ito si Marian Traya, sabi ko sa inyo eh. Walang pinipili, no? No, walang pinipili siya. Mother of 8, former factory worker. Diba? Ano pa? Ito pa. May-ari ng resort. Ang purpose niya naman is to help their her employer. Employee. No? OFW, saan ka man ngayon? Pwede ka makapagsimula, no? So, meron tayong mga online application, no? So, magpa-guide po kayo. And then, Young Investors Club. No? So, ayan. Tapos, meron po kaming campaign, the 30M, 30 Million Financial Educated Families by year 2030. Sa mga first-timer po dito, ask nyo po ang nag-invite sa inyo po rito kung ano yung link nila. So sa akin po, kung wala po sa inyong nag-invite, natagpuan nyo lang sa Facebook, ayan po yung aking link, https://1697kf.30m2030.com. Ilan na ba ang na-educate namin? So as of July 14, that was yesterday, 1.7 na po. O, kung madadagdagan yan ngayon, mas mag-i-increase tayo. So konti na lang, no? So just remember on this, we are almost done. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. So kailangan nyo po ng coach, kailangan nyo po ng mentor, kailangan nyo po ng educators para mag-guide po kayo sa mga goals natin. At ang paalala nga ng verse na to sa Proverbs 19:21, you can make many plans, but it's the Lord's purpose that will prevail. No? So siya pa rin. So anong gagawin natin? Just keep on doing what is right. No? Plano mong mag-ipon, pero hindi mo alam kung paano. Yan, binigay na ni God yung way sa IMG. So ikaw na lang ang inaantay para magsimula. So later on, makakapag-ipon ka na. Diba? Ibibigay yan ni God para sa'yo. No? Ayan. So I think that is the last slide, no? So, this is My Money Teacher Facebook page. Paki-like and share po. Subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, My Money Teacher. And if you have questions sa aking mga guests, no, sa mga nag-register sa link, you can message me sa aking personal account sa Gerald Remojo Veneles. No? And you can contact me also sa aking contact number. So, again, this is Gerald Remojo Veneles na laging nagpapaalalang mag-aral, magplano, mag-ipon, mag-invest, mag-enjoy. So, if you have question, let's talk it. You can share it sa ating chat room. So, thank you so much. God bless.